The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord." Our God is Jesus. He's the anointed one, our miracle-working God. Amen? Praise the Lord. Good morning. Good morning. Napakasaya na tayo muli ay nakita-kita sa lugar na ito. We are all excited to praise the name of the Lord. Sa totoo lamang, the one who is more excited this morning is no other than our God. Dahil gusto niya muling marinig ang ating pong papuri at pagsamba sa Kanya. He deserved the praise and worship. He deserved the honor. He deserved all the glory. At sa totoo lamang, ako mismo excited. Kayo kaya excited din? Yes, grabe. Alam niyo ba na nung sinabi niya sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 25, "Huwag niyong kalilimutan ang pagdalo sa bawat mga gawain, sapagkat alam ninyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Bagkus magpalakasan kayo sa isa't isa." Sabi niya, "Be encouraged one another, especially now that the day of his return is drawing near." Alam niyo, kahapon ay minimentor ko ang lahat ng buong leadership natin sa Europe, lahat ng mga pastors. Then I shared to them about the signing of the one word religion. Nagulat ako. Nagkaroon na po pala ng signing of one religion. Ibig sabihin, united religion na siya. Alam niyo ba that those are the signs of the coming of Christ? Kasi before the coming of the Antichrist, there will be a declaration of one world religion, one world economy, and one world government. If you look at now the situation, hindi lang po one world religion ang nagkaroon ngayon ng signing. They start now implementing the wala na raw pong currency, wala na raw pong tinatawag na perang gagamitin tayo, kundi ano na, it's all about card. Ayan. So, ang purpose niyan, mga minamahal, is to control the people. Pero before the one world government will declare, naniniwala ko na magra-rapture muna. Kukunin muna ng Diyos ang kanyang mga anak, sapagkat the Bible says, hindi ka pwedeng bumili maliban merong kantatak ng Antichrist, which is the 666. Hindi ka rin pwedeng magbili. Meaning, pwedeng pumasok sa business. Hindi ka pwedeng bumili. E di magugutom ka, di ba? Maliban may tatak ka. So lahat ng ito ay nasa preparation na lahat. Kaya we have to be aware on this. At ito yung panahon na we have to be more stronger in our faith. We have to seek first always God's kingdom and His righteousness. And the Lord gave this promise, "All these things shall be added unto us." Praise God. Kaya I want to welcome each one of you today. God is really good. Wine-welcome ko po kayong lahat. Bagamat 10% lang po tayo, namimiss ko po ang ating pong mga kapatiran mula 60 years old pataas at saka ng 20 years old pababa. Namimiss ko ang mga bata na naglalaro sila sa kanila pong mga classrooms, sa kanila pong church kids. For information, meron po tayong church kids. Habang tayo nag-worship po dito at nagpipreach ako, meron din po mga kabataan o mga bata, 12 years old hanggang 4 years old, nagpipreach po doon din po sa church kids natin. Then we also have a youth, mga young people, that they have also their worship service regularly every Friday. So we miss them all. But I believe na after the pandemic, we don't know kung talagang
pinapraktis lang ni Satanas ang mga tao na mawala na sa puso nila ang pagsamba sa tunay na Diyos? Or either naman, ito po'y paraan din ng Diyos para makita talaga ang mga tunay niyang mga anak that in spite of this pandemic, they will still worship God. Kaya, tinitingnan din ng Lord ang puso natin kung talagang hanggang kailan tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. With or without persecution, I believe those who are in love with God, they will always love to worship God, no matter what happens. Amen? Praise the Lord. Do you agree with that? Yes, praise God. Tingnan niyo po ngayon, binusalan tayo. Naka-face mask tayo. How can we shout? How can we sing loudly, di ba? Pero anyways, the Lord is here. Ang Lord ngayon tumitingin sa puso po natin. That's my heart is crying sapagkat ang sarap na maramdaman ang presensya ng ating Diyos. And at the same time, ang sarap na makita ko kayo muli na mayroon pong kauhawan sa presensya ng ating pong Panginoon. Praise God. All right, our topic for today ay pinamagatan po itong basa, The Miracle Within. The Miracle Within. We believe that walang ibang pwedeng gumawa ng miracles kundi ang Diyos. Satan and other people can perform magics. When it comes to miracles, only God can perform miracles. Kasi He is the creator of the heavens and the earth. Siya yung lumikha ng air. Siya yung lumikha ng tubig. Siya yung lumikha ng karagatan. Siya yung lumikha ng mga puno at nakikita po natin. Every man and woman, they can make an imitation. They can imitate what God has done, but it's not original. Walang taong makakagawa ng tunay na damo. Kung gagawa man siya ng damo, fake po yun. Always plastic. At kung gagawa ka man ng puno, plastic din. Dahil ang Diyos lang gumagawa niyan. Kaya walang originality ang tao. Bakit siya nakagawa ng bata? Ang Diyos ang nagsabi nun, go and multiply. Pero ang Diyos pa rin ang nagsasabi na gift ng Lord ang mga babies, ang mga bata. Gift tayo ng Lord sa ating po mga magulang. And these are God's miracles. But what I want to point this morning about God's miracles within na siyang kailangan natin maranasan lahat. Let us open our Bible. If you have your Bible with you, please, let's read this in the book of John chapter 3, verse 3. Actually, that is up to 7. Pero let us read this verse. In reply, Jesus declared, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At pagdating po doon sa verse 4, sabi ni Nicodemus, Lord, paano po maisasilang na muli ang isang tao kung matanda na siya, makakapasok pa ba muli sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemus. Ang sabi ni Jesus, verily, verily, I say unto you, unless a man be born in spirit and in the water, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. Because what is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. At sabi ng verse 7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Tagalogin natin, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Praise God. Sino naging kausap ni Jesus Christ dito? Bakit nabanggit yan ni Jesus? Isa po siyang ruling Sanhedrin. Ang pangalan po ay Nicodemus. Si Nicodemus ay isa siyang religious leader. Katulad po niya, noong nabubuhay pa si Cardinal Sin. Katulad niya si Cardinal Sin. And he approached Jesus one time
At ang sabi niya nung gabing yon, Lord, naniniwala po ako na kayo galing sa Diyos kasi kayo lang nakapag-perform ng mga miracles. Pero alam ni Lord ang iniisip ng tao. Sabi ng John chapter 2 verse 24, alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Kaya ang sagot ni Jesus Christ, verily, verily, I say unto you, maliban ikay panganak na muli, hindi ka paghaharian ng Diyos. Kaya pinalo up kaagad ni Nicodemus, eh paano may papanganak na muli isang tao kung matanda na siya, makakapasok pa ba muli sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Yun ang pagkakaintindi niya, literal, na ikaw na matanda na, papasok muli sa tiyan ng iyong ina, eh di kay, eh di patay ang iyong mother. Diba? Patay yung mother mo. Kung ganon ang iyong mismong pangunawa. But the Bible says, verily, verily, I say unto you, unless a man be born in spirit and in the water, he cannot enter into the kingdom of God. So, ang requirements para sa isang taong nabubuhay sa mundong ito ay magtamo ng buhay na walang hanggan ay ipanganak na muli. Ayan. At doon ko sisimulan ang tinatawag po na miracles within. Bakit nagkaroon o nagkakaroon ng miracles ang tao sa kanyang kaloob-looban kapag siya na born again? Because ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang pwedeng magbago sa kaloob-looban ng tao. I know and I believe, lahat po tayo dito ay tinuruan ng ating mga magulang ng dapat nating matutunan. At yun ang siyang taglay natin ngayon kung bakit iyan ang inyong characters. Pero when it comes to godly character, it will only come for you and me once the Holy Spirit get in. Pumasok sa buhay mo, na born again ka in the Spirit. Ipinanganak ka sa Espiritu, meaning nagkaroon ka na relasyon sa Diyos. Sabi nga ni John Wesley, only the power that makes a world can make a Christian. The power to change a life is the same power that raised Jesus Christ from the dead. Kaya hindi pwede ng isang tao sa kanyang physical at strength ay mababago niya ang buhay ng tao. Only God can change your life. Are you following me, guys? May kausap pa ba ako dito? Now, kung yun ang principle ng Diyos, hindi pwedeng baguhin ng tao ang principle na yun. Pagdating sa kaligtasan at pagbabago ng buhay, hindi mo kayang baguhin at iligtas ang tao. Ang kailangan mo ay yung mas makapangyarihan sa'yo, lalo tigit yung lumikha sa'yo, yun ang pwede magbago sa'yo. Ngunit binigyan ng Diyos ang tao ng free will to create and free will to choose. Nasa sa'yo ngayon, kung gusto mo na mabago, tanggapin mo ang Diyos na kikilos sa'yo. But if you will not accept Jesus, who could change your life, then you will remain dead. You will remain unbeliever and you will remain sinners. Now, miracles within. Kaya ang gusto ng Lord ngayon sa buhay natin ay magkaroon po tayo ng isang pangunawa that miracles it is an extraordinary lamang. Sabi nga dito, it is an effect or an extraordinary event in the physical world that surpasses all known human or natural powers and is ascribed to a supernatural cause. It is an event that would be impossible by the natural law. Kaya sabi ko nga, hindi kayang gawin ng sino man ito. Extraordinary po power, which is only God has that extraordinary power. Okay, kaya ang supernatural power of God ay nagmamanifest. I remember, kaya po ako nagsiserve kay Lord, napatunayan ko siya. The first time na natanggap ko siya sa puso ko, grabe,
Una, naintindihan ko nung narinig ko yung word na lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So walang exempted, sabi ng Romans chapter 3 verse 23. Wala palang exempted, lahat makasalanan. Then, isinunod niya sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan yun ay kamatayan. Sabi ko, Diyos ko, makasalanan ako, mamamatay ako. But the wages of sin is death, sabi ng Lord, the wages of sin is death, but the gift of God, wow, mayroon pong regalo pala ng Diyos, the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Nung tinanggap ko siya sa buhay ko at naintindihan ko ng eternal life ay na kay Kristo Jesus, tinanggap ko siya sa buhay ko, He changed my life. That's the first time that I experienced God's miracles within. Are you still with me? Doon ko naranasan yung miracles doon sa loob. He changed my attitude. Grabe ako magmura noon. Alam niyo ba na magagandang bagay pag nag-usap kami ng aking mga barkada, babanggit, magmumura ka, sasabi mong, ulul, tangi. May mga ganun word noon yun. Alam niyo ba na nakita ko sa Bible, sa Matthew chapter 5, sabi niya, ang sino man tao magsabi sa kanyang kapwa na ulul ka, mapapasadagat-dagat ang apoy na impyerno ka. Sabi ko, Lord, change my tongue. Praise God! Nung pinag-pray ko yon, binago niya yung pananalita ko. Hindi mo na maririnig yun sa buhay ko. In-example ko lang po sa inyo. Ngayon, it is because miracles from within, then miracles sa aking pananalita. Sabi ko, grabe, talagang totoo. Then, ito na ngayon, nung naglingkod na ako kay Lord, ang kauna-unahan na nakita ko miracles ay yung pong isang babae na lahat ng parte ng kanyang katawan ay merong cross. Pati sa mukha niya. Tapos nung nagsasalita ako, bigla ba naman tumayo sa kanyang upuan at sabi niya, ako ang Diyos! Sabi ko, hindi. Siya daw ang Diyos. Ang sabi ko naman, dalaw-dalaw ko yung babasak, in Jesus' name, in Jesus' name! Tapos bumagsak siya. Tapos nung minister na namin, naku po, siya po pala ay nilapitan ni Satanas nung siya'y bata pa at nagpakilalang siya si Lucifer. Hindi naman alam ng bata. Magandang itsura daw nung ano, yung si Lucifer na yon. At siya ngayon ang gustong masunod sa kanyang buhay, etc. Dumating yung time, may nanligaw doon sa babae. Sinabihin siya ni Lucifer, huwag mong sasagutin yan. Ayaw ko yan. Akin ka lang. Naku, ay nasagot niya ngayon. Doon na nagsimula ang naging kalbaryo niya. Pinoposes siya, sinasampal siya, sinasakal siya. Tapos lumabas na siya, lumabas na si Lucifer na isang dragon. Mula noon, ginuguhit-guhitan na ang kanya pong buong katawan ng cross. Na akala naman ng mga tao, maka-Diyos itong babaeng ito dahil cross ang iginuguhit sa kanya. Ay yun pala, ay na-explain na doon pala niya ipinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Iniinsulto niya ang Diyos. Ginagawa lang siyang kunwari religious, pero in reality, siya ay pinupossess, kinukontrol siya ni Satanas. To cut the story short, we cast out this spirit. Pinalayas namin ang demonyong yon. Alam niyo mga kapatid? Alam niyo, ang nakakatuwa nito, matapos na lumayas, alam niyo, bigla po siyang napasuka. Tapos, na deliverance. Sabi ko, then in interview ko ngayon, ay bakit? Bakit hindi ba natatakot si Satanas sa cross? Alam niyo kung ano sabi niya? Hindi po ba doon niya pinako si Jesus? Ayun, kaya maniwala po kayo. By the way, hindi po masama yung cross, pero wag na wag kang aasa doon dahil yun po ay suffering. Okay? Meron tayong signs of the cross din po dito. Walang problema. At iyan na po ay empty. So what I mean is this, nung nakita ko yung miracle, sabi ko, Lord, gusto ko po, i-anoint mo pa po ako. And one time, nag-preach po ako dito po sa first time kong pumunta ng Batangas, doon sa
kundi labak. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, nagkaroon kami ng Bible study. Are you still with me? Listen carefully. Then, pagkatapos ko mag-preach, bigla ngayon dumating sa akin yung isang, o lumapit sa akin yung isang babae, na sabi sa akin eh, Brother Art, pwede ba ipag-pray niyo po yung kapatid ko? Sabi ko, sige po. Alam niyo, yung kapatid ko pong yan, ay merong kakaibang lakas. Anong ibig niyong sabihin? Takot po ang kanyang asawa at maging dito sa aming pong barangay, kilala po yan na sobrang lakas niya. Pag binubuhat niya ang isang sakong bigas, isang kamay lang ho, iginaganon lang po yan sa jeep. Sabi ko, ganun ho? Eh, ang payat-payat ko ho nun. Sabi ko, Jesus name. Tapos nung papalapit na siya, biglang nagkatinginan kami, biglang namula ang mata. At alam nyo, eto ngayon ang nangyari. Paglapit niya, nang lumalapit na siya, biglang nag-collapse. Sabi ko naman, yan, talo ko, talo ko. Eh, para akong bata noon eh, talo ko siya. Paglapit ko, duwende lang pala ang karga, duwende. Alam nyo? Sabi ko, sino ka? Sabi niya, Tintoy, Tintoy. Sabi, pinalayas ko kaagad siya. Sumuha kaagad, tapos nawala. Sabi ng mga tao, uy, may bagong albularyo dito. Yun, napagkamalabo akong albularyo. Hindi nila nakita yung pangalan ni Jesus ang ginamit ko, pinalayas ang demonyo. Ang ibig ko ngayon sabihin dito, nung nakalayas siya, naging daan para yung maraming tao doon sa barangay na yon ay manampalataya na si Jesus na aking ipinapangaral ay Diyos na buhay at gumagawa ng himala. Praise God! Mula noon, na-inlablalo ko kay Lord at now, alam niyo na kung ano ang gift ng ating ministry. The miracles within, listen carefully, if God is in you, miracles already happening in your life. If Christ is in you, nothing is impossible. Nothing is impossible. Why? Because the more you grow in your understanding at sa faith mo sa Kanya, the more na nagpi-perform si Lord ng miracle sa buhay mo at ikaw din mismo yung nagiging extension ng Kanyang finger. Nagiging extension ka ng Kanyang kapangyarihan. Remember, God is Spirit. Nananahan siya ngayon sa buhay mo and because of that, yung kamay mo na yan ay gagamitin ng Diyos para gumaling ang mga may sakit. That is miracles within. Praise God. Alam nyo, sabi ko grabe, even sa tinatawag nung ako'y nandun kami sa Connecticut, meron po isang babae doon na nagpa-pray, grabe, saan ka nakakita? Lagi na siya na muntik-muntik ang maksidente. Yung pala, may pumasok sa kanya na isang namatay sa aksidente. Kaya pala, lagi siyang kamuntik-muntik ang maksidente. Kaya lagi nang takot. Pero praise God, after I cast out that spirit, naging normal ang pagdedrive na nung babae. Dahil wala nang kumukontrol sa kanya. There are so many miracles. I remember this. One time, tinawag po ako sa office. At ang sabi po nung tumawag, sabi niya, nandito po ba yung si Brother Art, si Pastor Art? I was not bishop yet that time. Ay, opo, eh saan po siya? Eh ako po yung kausap niya, ako yung naka-short. Ako po yun, kayo po? Oo, ano bang problema? Eh, meron po kasi doon, hindi po kayang paalisin ng albularyo. Tatlo na pong albularyo ang mismong tumingin, yung mga demonyo pong yun na nasa kanyang loob, ay si yung albularyo ang pinapaalis. Sabi ko, ganun ba? Grabe naman. Sabi ko, hindi kaya ako paalisin din nun? Ay sabi ko, hindi naman ako albularyo. Pong pinuntahan ko ngayon, aba, ang daming tao nanonood. Maliit lang yung kanyang bahay, kaya yung mga tao dumudungo pa doon sa bintana, tinitignan. Nung nakita ko po yung babae na yon, hukot na doon siya sa sulok ng bahay. Sabi ko, okay, bago ko po paalisin ang demonyong narito, tanggapin niyo muna lahat si Jesus.
Dahil pag pinaalis ko ito, ay pwedeng lumipat sa inyo. Sabi ng mga tao, opo, opo, tatanggapin namin si Jesus. Yun. So pinatanggap mo muna sila kay Lord. And sabi ko, all right, sigurado kayo, nandiyan na si Jesus sa buhay ninyo? Yes, nandito na po. O, manood kayo. Nung pinag-pray ko na, sabi ko, sino ka? Biglang umiyak, Satanas! Biglang kong tinignan yung albularyo. Kaya naman pala hindi mo mapaalis yung demonyong narinig. Eh si Satanas pala re, yung demonyong nasa sayo ay sarhento, ari general. Sabi ng albularyo, tumahimik. Then later on, pinaalis ko kaagad, na-deliver. Tuwan-tuwa yung mga tao. Grabe. Tapos sabi ng albularyo, ako na ho, pinakamalakas na albularyo dito, hindi ko pa napaalis. Eh bakit nyo po napaalis? Sabi ko, kasi hindi mo yung nasa sayo, sarhento, yung nari ni general. Miracles from within. If God is with you, who can be against you? That's why you are anointed by the Lord. You are not an extraordinary person. Once you became a born-again Christian, Jesus Christ inside you, you are powerful. And because of that, you can perform miracles in the name of Jesus. And I called you, you are extraordinary person. Come on, sabi mo, I am extraordinary person. Alam nyo, mahirap nagsasalita o mahirap nagsasalitang parang walang dating. Sabi mo nga, I am an extraordinary person. Alam mo ba kung bakit? Christ is in you. You are anointed by the Lord. Amen? Now, tingnan po natin ang buhay ni Paul. Si Paul ay isang tao na nakatanggap ng miracles kay Lord. At ano ang kanya pong naranasan? Alam natin si Saul, bago siya naging Paul, ang buhay niya'y great persecutor. Pinapahuli niya ang mga sumasamba sa Diyos, nagpipreach ng Word of God, nagpipreach patungkol kay Jesus. And one time, humingi siya ng authorization na lahat ng mga sumusunod kay Jesus ay kailangan po niyang huliin at ito'y ilalagyan niya ng tanikala at dadalin niya sa kulungan. At ang iba naman po'y papatayin. Ganun po katindi si Saul. And one time, nung siya na sa kabayot, papunta na doon sa kung saan siya pupunta, pagdating niya doon sa Damascus, biglang nakarinig ng tinig. At ang sabi nito, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Bigla niya nakita ang napakaliwanag, sobrang matinding sinag ng liwanag na yon. Bigla nahulog sa kanyang kabayo, kasama katulad din ng kanyang mga kasama, nahulog sila lahat. Ang sabi nito, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngayon, sabi niya, pumunta ka doon sa bahay na yon kay Ananias at ikaw ay papanalangin para ma-regain ang iyong paningin. Dahil sa time na yon, bigla siya nabulag. Alam niyo, yung palang mga tao na persecutor, nabubulag. Yung mga tao na hindi po sumusunod kay Jesus, na lagi nang inalipusta ang mga anak ng Diyos, nabubulag. Kaya sabi mo sa inyong katabi, tignan mo lang, buti na lang nakakilala ka kay Lord. Or else, naalala niyo matindi yun. Then, to cut the story short, si Paul, si Saul, bigla siyang tinawag ngayon na Paul. Noong naranasan niyang kapangyarihan ng Diyos, nagbago ang kanyang loob. Nagkaroon ng miracles sa kanyang puso. Kaya, what miracles happened to Saul? Number one, his sins are forgiven. From being a persecutor, God changed his life and he was forgiven from all his sins. Kaya sabi ng Colossians chapter 2, verse 13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature,
God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. So naranasan ni Pablo na siya patawarin sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. And that is a number one miracles happened to him. The same with you. Nagkaroon ng great miracle sa buhay mo, dati kang masamang ugali mo, dati kang palamura. He changed your life. Kasi ang Diyos lang ang pwede magbago sa buhay ng tao. So, pero ang unang miracles is sins are forgiven. Yan ang idesar ng puso mo, yun napatawad ang iyong mga kasalanan. Kaya pa ba akong patawarin ng Diyos Bishop Art sa sobra kong kasalanan? Ang dami kong ginagawang mali at ang dami kong nagawang kasalanan sa aking sa Diyos at sa aking kapwa? Nako, simple na. Sabi ng Bible sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 19, o maging simple man ng scarlet ang iyong nakaraan, papuputiin kita simputi ng snow. Yan, if you will only obey me, actually verse 17 and 18 po yan, before the verse 19. Sabi niya, oh, ilagay mo nga sa 17. Okay, sabi niya, learn to do good, seek justice, help the oppressed, defend the cause of orphans, fight for the rights of widows. Come now, let's settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Ganun magpatawad ng Diyos. Kaya nung pinatawad ng Diyos si Saul, dahil humingi siya ng tawad, nung siya ay nabulag na at napatunayan niya na ang Diyos ang kanyang pinag-uusig, nung siya ay decided na arestuhin ang mga nagpipreach ng Word of God at mga believers ni Christ, he realized that he is not doing right. Dumating ba na ba sa time sa buhay mo na na-realize mo yung kasalanan mo? Once you realize that you are a sinner, ask God's forgiveness and you will be forgiven. And that will be the first miracle you are going to receive from God. Number two miracles na naranasan ni Paul, he became the friend of God. Naging kaibigan siya ng Diyos. Alam mo ba na nagiging kaibigan ka ng Diyos? Ang sarap maging kaibigan ng Diyos. Hindi ka lang ituturing na anak, kundi kaibigan pa. Colossians chapter 2 verse 20 says, and through him God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Praise God. Hindi ka na kailangan ipako sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay mapatawad. Si Christ na ang nag-suffer for you and me so that you would receive the miracles of being a friend of God. Number three, he entered to a mutual relationship with God. Nagkaroon ng matinding relasyon na si Pablo sa Diyos. Kaya ang sabi pala ng John chapter 1 verse 12, lahat na nanalig at tumanggap sa kanya, pinagkaluban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila naging anak ng Diyos hindi sa natural descent, kundi sa desisyon ng Diyos mismo. Hindi sa kagagawa ng kamatina natin, kundi our being born again, our conversion with God ay sa kagagawan po ng ating pong Amang sumasalangin. Dahil tinanggap natin si Jesus, that is entering to mutual relationship with God. Number four, na miracles na tinanggap ng isang tao, did I say right? 1, 2, 3. Okay. Yeah. I mean number three lang po yun. Yung about relationship. So, if you have that relationship with God, ano ang ibig kong sabihin? Ito ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Mangyayari lamang sa buhay ng tao ang pagbabago kapag tinanggap natin si Christ. Accept that you are a sinner at the same time a sinner in need for a Savior.
Kailangan ba natin tagapagligtas? If you want to be saved, you need a Savior. And that Savior is Jesus Christ. Ang kailangan ng isang tao ay ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ibigay niya ang kanyang buhay kay Jesus and believe that no one can change their lives. No one can change your lives. Walang pwede magbabago kundi Diyos lang talaga. Are you still with me? So, pag tinanggap mo ngayon si Lord sa buhay mo, yun ay may kapangyarihan baguhin niya ang ugali mo, baguhin niya ang pagkatao mo, baguhin kanya sa lahat ng pangit na ginagawa mo. Bakit? Nagsimula lagi o nagsisimula ang pagbabago sa loob. Change begins inside your heart. Hello? Okay lang? Okay lang kayo? Yes. Wag na wag mong iisipin na para bagang nandating kaya kong baguhin ng Diyos. Yes. Ay grabe. Sino ka na magsasabi hindi ka kayang baguhin ng Diyos? Pero sasabihin ko sa iyo ha. Ang Diyos nagpapakilala. Igagalang niya yung free will mo. As I mentioned earlier, pero pag pinaghari mo siya sa buhay mo at nagpakumbaba ka, gusto ng Diyos yun, then magsisimula ang pagbabago sa buhay mo. Then, live according to the guidance of the Holy Spirit. Mabuhay ka ayon sa gabay ng Espiritu Santo. Kapag yan ang ginawa mo, una tinanggap mo siya, o tinanggap mo bilang na isa kang makasalanan at kailangan mo ang tagapagligtas, then that Savior will change your life. Magmi-miracle siya sa iyo. And who is that Savior? Jesus Christ. Okay. And once you give your life to Jesus and believe that no one can change you, then ang Diyos gagawin niyang bago ang buhay mo. Christ is always there. I repeat, Christ is always there. The Bible says, kung may dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa pangalan niya, nandoon siya sa kanilang kalagitnaan. Now, pandemic, COVID-19, medically speaking, it has been proven 98% curable ang COVID-19. Mas mataas lang siya ng konti sa SARS o tarangkaso. And anything that men can't do, kayang gawin lahat ni Lord. Ang kailangan lamang gusto niya mag-miracle sa puso mo, gagawa lamang siya ng miracles kapag siya ay pinaghari mo. Sinong gusto ng miracles kay Lord? Amen. Now, pag-ahariin mo ba siya sa buhay mo? Then, miracle will begin. Another thing, before I close, matapos mo siyang pag-ahariin sa buhay mo, huwag ka na magulat, pati na ang outward light mo, mababago pati kilos mo. Ano ibig mong sabihin, Bishop Part? Hindi na natural ang aking pagkilos. No, hindi yan ang tinutukoy ko. Nagsisimula lagi ang kilos ng katawan ng tao ayon sa laman ng puso natin. Pati na sa pananalita natin. Kaya nga, ang sabi nga niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung ang puso mo'y puno ng salita ng Diyos, magiging laman ng bibig mo'y salita ng Diyos. Even ang action mo'y magbabago. Question, bakit nga pala magmi-miracle si Lord sa puso mo? Kasi gusto kanyang maging kasangkapan ng milagro niya. Wow!
God wants you to be an instrument of His miracles. Kasi siya Espiritu, hindi mo siya makikita. Pero kung siya'y nasa sa buhay mo, I'll tell you, your life will become an extension of His finger. Kaya nga, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, lay your hands on the sick and the sick shall recover. See? Maging si Moses, ginamit ng Lord. Ang sabi ni Lord kay Moses, magsalita ka lang sa bato na yan. At bubulwak dyan ang mineral water. Nagsalita lamang. At bumulwak ang mineral water. See? Kaya nga, life and death is in the power of your tongue. Kaya nga, kung may miracle sa loob, magli-lay hands ka, miracles will happen. You will speak the word, miracles will happen. Kaya, miracles within your heart, and it will manifest in your outside appearance, or outward appearance. Kaya guys, ito yung meron tayo ngayon. Huwag kayong matakot sa COVID-19. Eh bakit tayo naka-face mask pa dito, Bishop Art? Pagod na ako dito. Nahihirapan akong huminga. O kaya, nako, naka-aircon na nga tayo. Pero tay ka. Pinapawisan naman natin mga bunganga. Guys, protocol lang ko yan. Huwag kayong mag-alala. Matatapos na rin yan. Sunod lang ko tayo. Hindi ba, anointed naman yun nasa bibig ninyo, di ba? Ang face mask ninyo, anointed one. Well, anyways, so that miracles is in you. So, I will use this word. You are a carrier of God's mighty power. Woo! Hallelujah! Last testimony, kausap ko ang nasa Middle East. Ang sabi sa akin, Bishop Art, ito po ang nararamdaman ko ngayon. Lagi masakit ang ulo ko. Ano man ang inumin kong gamot, hindi po umobra. Lagi masakit ang likod ko. Hindi ko rin maintindihan. Tinanong ko lang naman siya eh. Okay, I'll pray for you. Pero, nakakita ka ba ng multo? Sabi niya, wala po, pero anino lang ho doon sa kortina. Multo rin ho yun. Sabi ko sa kanya. Okay, look at my eyes, sabi ko. And believe that you will be healed now. O, pagtingin ko sa kanya, nakatitig ako doon sa camera ng aking iPad, tumingin din siya. Ayun na, nagmanifest na. Yung karga niya ay isang kaluluwa ng isang lalaking namatay sa aksidente, napirat ang ulo, nadurog ang ulo at ang dibdib. Dahil nagulungan ng gulong ng sasakyan. Instantly, when I declare healing, tuwan-tuwa po siya. Instantly, sa Bishop Arto, wala na po lahat. That is a miracle within that I release. So now guys, speak positively. Gusto niyo ng milagro? Speak positively. Life and death is in the power of your tongue. Magsimula ka magsalita ng magaganda. Magaganda ang mangyayari sa paligid mo. Magsalita ka ng pangit. Pangit din ang lalabas sa paligid mo. Kaya pili, maganda, pangit. Yes. Magsalita ka ng tama. Eh, paano kung salita na ako ng salita ng tama, yung parang hindi tumatalab? Abi, dire-diretso lang. Ano ba? Anong gusto mo? Papalitan mo ng pangit? Sa tingin mo, hindi tumatalab. Pero ang totoo, tulad ng musika, pakinggan mo na parang walang dating, laro ng laro yung bata, pero tay ka, kumakanta na pala yung kanyang spirit. After that, habang siya naglalaro, maski na wala na yung music, kinakanta na niya yung musika na yon. The same thing. Keep listening to the Word of God. And later on, you will see, you are also preaching the Word of God. Keep watching the miracles of the Lord. Later on, may istoryo sa puso mo, ikaw na rin ang gumagawa ng milagro sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo.
Praise God. This morning, mangyayari lahat ito kung si Lord ang nakatira na sa puso mo. Are you willing to give your life to the Lord? And because of your willingness, ang kapangyarihan ng Diyos hindi nagbabago. Magpakumbaba lang po tayo. The most important thing that man could do is to humble themselves before God. At sasabihin niyang, Lord, kailangan ko po kayo. I can't do nothing apart from you. I can't do nothing apart from you. The song says, Lord, narito kami nagpapakumbaba. Magpakumbaba po tayo. Shall we all arise, please? Make this song as your prayer. Please, do this. The miracles will begin in your life. Narito kami nagpapakumbaba. Umaasa sa'yo, walang hanggang biyaya. Bawat hakbang, bawat saglit, sa bawat sandali, puno ng pag-asa, nadiringin ang aming pagsabog. Sing this song from the bottom of your heart. Come on. Ito kami nagpapakumbaba. Umaasa sa'yo, walang hanggang biyaya. Bawat hakbang, bawat saglit, sa bawat sandali, puno ng pag-asa, nagiging at anong pagsamo. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago sa aking lagi nagkariyan.
saglit man lang pag-ibig mo sa akin lagi nang nariyan. Lagi kang nariyan. Lagi kang nariyan, Lord. Hindi ka nagbago. Hindi ka nagbago, Panginoon. Keep your eyes closed this time. Yumuko kayo sandali at pumigit. Ipatong niyo yung kanyang dalawang kamay sa inyong dibdib. Signs that you want a miracle within your heart. Within. That miracles within will going to happen to you today as you humble yourself before God. At sabi mo ngayon, Lord, I believe in you. I trust in you. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat kong pagkukulang sa inyo, sa kakulangan ng tiwala sa inyo, sa nakaraang mga panahon. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko na aking nagawa't naisip at sinalita mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Patawad po, Panginoon. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Lord, manahan ka sa buhay ko. Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Baguhin niyo po ako sa aking masasamang ugali, masasamang bisyo, at mga maling kinagisnan. Baguhin niyo ang aking pambibig sa pagsasalita ng masasama. Lord, change my life and use my life, O God, for your glory alone. Salamat po, Diyos. I receive your miracles. Use my life as an extension of your power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Keep your eyes closed. Ako na lang mananalangin. Lord, narinig mo po ang iyong mga anak from the bottom of their heart. Lord, hayaan niyo, Diyos, na ang miracles ng pagbabago ng buhay ang siyang maranasan nila ngayon at magsimula sa araw na ito. Magsimula din, O Father Heart God, ang kanila pong pusong mapanalanginin. Ganon din sa kanila pong mga pananalita, O Father Heart God. The way they speak, the way they utter words, Lord. Panginoon, bawat bitawa nilang salitay, napakasarap sa pandinig ng tao. Nakapagpapaligaya sa iyo. At Lord, bawat salitang yon, magsimulang milagro, O God, ang sinabi mo sa iyong salita, miracle is in our tongue. Because life and death is in the power of our tongue. And once we confess, O God, we will possess. Hayaan niyo, Lord, lahat ng taong narito, magdeklara ngayon ng gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. Sige, habang kayo nakapikit, sabihin niyo ngayon ang gusto niyo mangyari sa buhay niyo. Sabihin niyo ngayon kung anong gusto niyo mangyari sa buhay ninyo. Hallelujah! Yes, sabihin niyo ang gusto niyo mangyari sa buhay ninyo. In Jesus' name, speak now. Speak now. Come on. Hallelujah. Come on. Speak. Kaya sabihin mo kung kagalingan ang gusto mong mangyari sa katawan mo, kalusugan, sabihin mo, maging sa pamilya mo, ano man yun. Whatever you want to say, come on, open your mouth. Say the word now.
Yes, pwede mo sabihin, ang buhay mo'y paganda ng paganda. Ang buhay ko'y pasaya ng pasaya. Palusog ng palusog. Pabuti ng pabuti. Payaman ng payaman. Palakas ng palakas. Yes, ang buhay ko'y pagpapala sa iba. Yes, ang buhay ko maging instrumento ng kagalingan ng mga tao. Ang kamay ko'y gamitin mo, Panginoon, para sa kagalingan ng mga may sakit. Yes, in Jesus' mighty name. Yes, ang bibig ko'y lagi kong sasabihin ang mga bagay na magiging masaya ka. Speak the word. Miracle is in you now. Miracle deep within. Hallelujah. And God, I agree. Ano man ang kadilamang confession, Lord, mangyari po ito. Oh, Jesus. At i-bless niyo po ang buhay ng bawat pamilya nila. Laging masaya ang mag-asawa. Laging masaya ang mag-iina at mag-ama. Laging masaya ang pamilya. Laging masaya din ang mga employers sa employees. Oh, God. Lord, at masagana ang buhay ng lahat ng JA1 people. Walang maghihirap. Hallelujah. Hangat ang buhay ng mga anak mo. Salamat po, God. It's a miracle within. I praise you and adore you. Receive your blessings now. Receive your miracles. In Jesus' name, say, I receive. In Jesus' name. Body shout and say, Amen. Palapakan natin si Lord. Woo! Hallelujah. Miracle is within.